Amen. Ang pagpala ng ating Panginoon Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, ay ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Dama ni Maria ang kalooban ng Diyos. Kaya nagmadali siyang umalis para dalawin si Elizabeth. Ibig rin ni Maria na maibahagi ang kahangahangang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balitang taglay niya sa kanyang sinapupunan. Ang pagtatagpo ng dalawang ina ay naging isang masayang himig ng papuri sa Diyos. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugong pagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nagpapaganyay ang mga makasalanan yung magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukulukas ka ng Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, tingin mo ang mga kaibigan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan ang pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas. Kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad. Sabagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang narinig. Mga gulon tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking maninibig ay katulad niyo isa. Mabilis o kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuray. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnan na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bumi, ang mga ipoy humuhuli, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas, sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At ng aking di marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang tapat niyang sambayanan.
O Maria, pinakauna kang tumanggap kay Jesus sa iyong puso. Ipanalangin mo kami sa pagbunig sa salita at sa pagtanggap sa kanyang anak sa aming mga puso. Amen. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluhan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binabi niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bagay ni Maria, nagagalawang sanggol sa kagantiyan. Napusmos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At kung alam niyang sinabi, bukod ka ang pinagpala sa babae lahat, ang pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sabagat magkarinig ko na iyong bagay ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalag ka sa pananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Patuloy po natin pinagnilay-nilayan ang mga araw ng simbang gabi. Ang ating po patuloy na pag-aanda sa pagpapasalamat sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa Kapaskuhan ng Kanyang Kapanganakan. At sa mga nakalipas na araw, ating pumiligyan ng mga pansin ang una, ang patutuo ni Juan Bautista na may tatlong katotohanan na ipinamalay sa atin. Una, ang presensya ng Diyos. May Diyos. Pangalawa, ang katotohanan ng karupukan. Ang kahinaan ng tao. Pangatlo, na sa gitna ng kahinaan ng tao, ang tanging magdudulot lamang ng kapatawaran at ang siyang magliligtas sa karupukan ng tao ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalawang araw ay binigyan natin ang pansin na sa hamon na nawa ay tayo ay maging kasanggang dikit ng Diyos. Katulad ng pagiging kasanggang dikit ng mga Israelita sa Diyos na naging bahagi ng kanilang salit-salit lahi. Pangatlo ay ang hamon na ipinamanhi
Nasa tulong ni San Jose, makita natin na tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na tumugon upang tulungan, upang magkaroon ng kaganapan ang paghahari ng Diyos sa katauhan. Kahit na sabihin ng iba na ito ay panakiputas lamang. Pangapat ay ang pag-inilay natin sa pagtugon ni Elizabeth. Sa pagtugon ni Elizabeth na siya ay nilinga ng Diyos. Anawali po ay maging bahagi ng ating pagkilos yung tatlo, no? Na sana po ay makita din natin sa ating karanasan ang paglingap ng Diyos. Mahimaang pangalawa ay bahagi natin ito sa mga mahal natin sa buhay, sa susunod na henerasyon. At pangatlo ay dito tayo humugot sa mga karanasan natin na tayo ay kinalinga ng Diyos upang harapin ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Kahapon ay binigyan natin ng diin kung bakit si Maria ay nakatugon kaagad. Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. No? Sa pagbabalita ng anghel, bakit? Dahil sanay siya nang sumagot ng oo sa panawagan ng Diyos. Kaya yung ating hamon ay dapat din sinasanay natin ang ating sarili nang sumagot ng oo sa hamon ng Diyos. At ngayon po, sa araw na ito, ay isa pa rin pong senaryo sa pagdarasal natin ang misteryo ng duha ng banal na rosaryo na nakakita po natin sa ating banal na kasulatan ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Dahil napalitaan niya na si Elizabeth, ang kanyang pinsan ay nagdadalang tao na sa ikanya buwan ng kanyang pagdadalang tao sa ayon sa sinabi sa kanya ng Anghel Gabriel. Kaya ito po yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Sabi mo po, nung kami po pumunta sa Holy Land, sa bawat simbahan, kalimitan po ng mga simbahan na aming pinupuntahan, ay ito yung mga lugar na mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus. At isa po rito, yung pinupuntahan din namin ay ang The Church of Visitation. Talagang ako palang bulubundukin, mataas. Mataas po. At kalimitan o, kung sakaling kayo rin ay makapag-pilgrimage sa Holy Land, talagang ihanda ninyo ang inyong sarili sa paglalakad. Lalo-lalo na dito sa Church of Visitation kasi bulubundukin, mataas. At sa ayon po sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, yung travel time noong panahon ni Jesus, ngayon po ay mabilis na lamang, no? Mula po
Nazareth hanggang Judea. Kasi po motorized transportation na yung ginagamit, ang aming po ginagamit kay Paz, ay mabilis lang, no? Oras lang ang binibilang. Pero sa ngayon po sa madalubasan sa panatakas ng panahon ni Jesus, 2,000 taon na nakalilipas, no? Ay it took Mary 5 days mula po Nazareth hanggang Judea. Kasi nung panahon na yon, iba yung ruta na ginagamit at saka bagamat nakalagay po rito sa banal na kasulatan, Mary in haste, nagmamadali. Hindi na kuluga na kasi yung po marami mo nag-travel. Bagamat po wala pa ng public transport, pero sila pa rin po ay sabay-sabay. Yung tinatawag po natin na ayong pamamaraan na kung saan sila ini naghihintayan, bagaman individual yung kanilang paglakad, no? Ay sila po ay sabay-sabay na naglalakad for protection against masasamang loob at saka po sa disyerto. So, sila may kong tawagin ay sa karabang. Karabang sa iba. Meron sila nakaset na tingnan yung mga bukay pupunta doon sa lugar na yung katulad mula po sa Nazareth papuntang Judea ay sabay-sabay na aalis. At medyo po magtatagal sapagkat, well, yung iba ay kinakailangan na yung schedule ng paglalakad. Kaya kung may dalang kabayo o asno ay may panahon na sila yung itigil para matulog. So, medyo magtatagal sila. Kasi ang kanilang paglakad ay grupo. Kaya po, nung panahon nila, 5 araw na paglalakbay. Pero ano po yung hamon na ipinamamanhiko sa atin ngayon para po sa araw na ito? Simple lang po yung bibigyan natin ng pansin. No? Yung pagbisita. Ang pagbisita ni Maria. Dala-dala si Jesus. Si Jesus ang nagdadala ng kagalakan kay Elizabeth at sa sinapumunan nito na si Juan Bautista na dala-dala rin naman ni Maria. At ito rin po sana, sa ating pagdalaw, ay sana rin po ay madala natin sa Jesus. Sino yung ating naglawin? Sa corporal works of mercy po natin, may dalawa na nakatalaga. Pagdalaw sa mga may sakit at pagdalaw sa mga nasa binagbuhan. Pero sino? Siguro po, katulad po ni Maria, na dinalaw niya si Elizabeth na kanyang pinsan. Siguro po dalawin muna natin yung ating mga mahal sa buhay. Baka po yung mga magulang nyo, no? Matagal nyo nang hindi nagdadalaw, no? Ay maging bahagi po ng ating pagkilos. No? Siguro sabihin niyo, padang malayo, nasa probinsya. No? Ay kung matagal na po hindi nagdadalaw, ay maaari nyo maglaan ng panahon. Kasi gawa din po ng katandaan. Sabi ko minsan na iba, padal kaysan sa dalawin ko, ipapadala ko lamang yung pera na ipapamasahe ko, ay makatutulong sa kanila. Maganda rin mo yun. Iba pa rin yung presensya nito. Yung inyong physical presence.
Ngayon nga ho, magtutusin, mayroon na ngayong Skype, mayroon na ngayong FaceTime, may Messenger, may telepono, no? Pero iba pa rin po na mayroon tayong panahon na madalaw ang aking mga mahal sa buhay, no? Na lalong-lalo na po, no? Yung matagal na natin hindi nakakasama.